Alak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabungay, naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng nakirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inilang, masayang ng diriwang. Makalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayon ang kasalanan at kamatayan kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Diyos. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo, tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat na naninirahan sa Lida at Saron at namnampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida, nang mabalitaan ang mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro,
Pagdating doon, dinala siya sa salid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang akong pagkikilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito'y iisa, labi siyang magdarandab. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya. Idinugtong pa niya,
Yan ang dahilan kaya ako sinasabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Si Jesus ay iniwan, tinalikuran ng mga sumusunod sa kanya. Bakit? Bakit nila tinalikuran si Jesus? Ito yung mga taong sumusunod kay Jesus, nakikinig sa kanya. Pero bakit siya tinalikuran? Bakit siya iniwan? Para maintindihan natin yung ebanghelyo natin sa araw na ito, ay magandang balikan yung mga naunang bersikulo sa 6 na kapitulo ho ni San Juan. Dito po sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Ang sinong kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi niya kung paano ang mga ninuno ninyo kumain ng mana sa disyerto at namatay. Ang sino mang kumain ng aking katawan, sinasabi ni Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa dulo ng kapitulong ito, sinasabi naman ng mga nakikinig sa kanya, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus sa kanila, sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. At kung babasahin po natin ang ebanghelyo sa buong linggohong ito, simula ho noong Lunes, ay paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Ang kumain sa kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero aminin din natin, kahit sa atin mga Kristiyano ngayon, mahirap din tanggapin ang mga ito. Sabi mo, Father, mahirap pa bang tanggapin yan? Hindi ba may mga Kristiyano pa rin hanggang ngayon ginagawang pampaswerte yung Eucharistia? Minsan nga ho, tatanggap ng komunyon, pero iuwi. Tapos anong gagawin? Ipapakain sa manok para swertehin sa sabong. Dinamay niyo pa si Lord at binastos niyo si Lord dahil sa inyong bisyo. May iba naman ho. Imbis na may paggalang sa Eucharistia, abay, meron pang pa, yung ano, texture, diba, yung i-rate pa yung lasa, crispiness. Nawala na tayo ng respeto sa Diyos na tinatanggap natin sa Eucharistia. Yung iba pa nga ay, pag tumatanggap tayo ng komunyon, hindi rin tayo tumatanggap ng maayos. Yung tinatanggap natin sa komunyon ay si Jesus mismo. Ang pagkain nagbibigay buhay. Kaya
Kaya sana sa atin din bilang mga Kristiyano ho ngayon, binibigyan din natin ng kaukulang respeto, paggalang, at may pagmamahal at kalinga ang pagtanggap natin kay Jesus. Paano ba tayo tumatanggap ng Eucharistia? At minsan, sa buhay din natin, madali din natin na isasantabi ang Eucharistia. May mag-aya sa iyo ng outing. No? Ikaw naman, Linggo, game ka sa outing. Si Lord, Lord, next week na lang ha. Outing muna kami ngayon ha. Madali nating naisasantabi ang Diyos para sa ibang bagay. Pero kung si Jesus talaga ang tinapay ng buhay para sa atin, priority si Lord para sa atin. We give God our time. Makapagsimba, makatanggap ng komunyon. Dahil si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay para sa atin. Kaya maganda rin no, sa atin bilang Kristiyano, maganda rin hong itanong, naniniwala ba ako na si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin? Naniniwala ba talaga akong lubos na si Jesus ay at ang kanyang salita ang nagbibigay lakas sa buhay ko? Minsan ho, may mga Kristiyano ho, pagdating sa prosesyon, naroon. Pero pagdating sa misa, wala na. Kung si Jesus ang tinapay ng buhay sa atin, mas mahalaga ang Eucharistia kumpara sa kahit anong prosesyon. Hindi ba? Mas mahalaga ang Eucharistia. Mas mahalagang tanggapin si Jesus sa Eucharistia kumpara sa pagpasan. Kasi si Jesus mismo yung tinatanggap mo eh. Si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Ang tinapay ng buhay ang kinakain na tinatanggap mo. At yun ang mas mahalaga sana sa buhay natin bilang Kristiyano. Kung hindi yun ang pinakamahalaga sa atin, para na natin sinasabi kay Jesus Nazareno, mahirap po yata yung turo niyong yan. Kaya iiwan mo rin. Magandang tignan paano sinagot ni Pedro si Jesus. Nang tinanong ni Jesus si Pedro, kayo rin ba, iiwan din ba ninyo ako? At ang sagot ni Pedro sa kanya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na kayo'y natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sana sa buhay natin bilang mga Kristiyano, si Jesus ang tinapay ng buhay, ang bigyang puwang natin sa buhay. Si Jesus na tinatanggap natin sa Eucharistia, tatanggapin natin sa ating komunyon. Si Jesus mismo yon. Wala nang iba. Si Jesus mismo sa anyo ng tinapay. Tanggapin natin siya na may malo, na may kagalakan sa puso natin. Tanggapin natin ang tinapay na nagbibigay buhay na siyang kaligtasan natin. Si Jesus na nagsasabing, ito ang aking katawan, kainin ninyo. At sa ating pagtanggap ng komunyon, kaya din nating sabihin, Panginoon, wala na kaming pupuntahan. Wala kaming ibang mapupuntahan. Nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Natagpuan namin ang buhay sa iyo, sa iyong salita, sa aming pagtanggap sa iyong katawan. Ikaw ang buhay namin. Wala na kaming ibang pupuntahan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito ay may pagtitiwala tayong sumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa na sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay, wala kaming patutunguhan kundi sa kanya. Inaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y ininigtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabungay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsalungan. Ali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesus.
Kristo, Jesus ang kopa ng kaligtasan, tubong pinungos alang Satanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang inilang. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuwaw sa mundo. Dali, kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuwaw sa mundo. Dali, kumait, uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming
buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinaranal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minumulhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus